Yo kapatid, good morning po sa inyo lahat. So, ang topic po natin ngayon ay transmission ng CT100. So, ito po ay transmission lang muna, no, para maiksi lang yung video. So, susunod na po yung panggilid at saka panghulo. Ang gagawin po natin ay kung paano magbuo ng transmission, kapatid, no. So, isama po natin yung crankshaft. Medyo malangis-langis pa. Okay. So, ito po ay hindi pa nahuhugasan, no. Gawa nang tayo ay medyo madalian lang ito. So, transmission, crankshaft, ito po ay parte lang sa loob ng makina. Wala na pong iba rito. As in, yung mismong nasa gitna lang po. Transmission, crankshaft lang, no? So, kung magbabaklas kayo dito, kapatid, ito na yung makikita ninyo. Yan. So, tatanggalin nyo lang po yung crankshaft, no? Sa disassemble and assemble po itong pag-uusapan natin. So, tatanggalin nyo lang po itong crankshaft. So, dapat natanggal nyo na rin itong piston, no? So ito hindi pa namin namin natatanggal dahil medyo mabilisan po ito kahapon nung binaklas namin. At mamaya ikakabit na rin namin kaagad 'to. So pagpasensyahan niyo na, no? So baklasin po yung piston at crankshaft. And then ito po yung transmission natin. So dalawang pin. Yan na may parehas na haba para sa shifting fork. So yan po yung pin, no? Shifting pin. Okay. Tumatilapon pa. So ito po yung shifting fork. Kapatid, sa maliit na transmission, nandoon po yung maliit na shifting fork. Yan. So sa malaking transmission po, sa counter shaft, nandoon po yung malaking shifting fork. Yan. Okay. Basta tatandaan nyo kapatid, kapag dito sa counter shaft, yung malalaking bilog ng gear, nandoon din po yung malaking shifting fork. Yung maliit na gear, maliit na transmission, yung main shaft, ay nandoon yung maliit na shifting fork. So ito pong shifting drum ay hindi na talaga to namin tinatanggal, no? So kayo po, kung mag-overhaul kayo DIY, huwag nyo na po itong tanggalin. So pag tatanggalin nyo po itong gears, ay iaangat nyo lang po yan, no? Okay. So unahin po natin itong isa. Punasan ko muna. Okay. So spacer po, no? Ayan. O, kung nakikita nyo yung may disenyo sa loob. Ayan. Pero yung butas niya may pa-cross. Okay? So, dito lang muna natin ilagay. Tapos, yung maliit na gear. So, hindi na po kayo malilito dito, kapatid. Dahil dito sa part na ito ay tatlo lang yung natatanggal, no? So, ito natatanggal din po pero kailangan pang gamitan ng circlip. Hindi naman din ninyo talaga babaklasin lahat, or kung babaklasin nyo kapatid, itandaan nyo na lang, no? So ayan, so ito lang po yun, no? Maliliit lang po na gears. So, ayan, kapag magbabaklas po kayo ito kapatid, iisa-isahin nyo yung mga ngipin kung may mga bungi, no? Kasi minsan mayroon yung tinatamaan ng bungi. Okay, so, tapos tong washer, no? Tatlo lang kapatid, ulitin ko lang ha. Washer na may parang cross sa gitna. Yan. Gears. At saka itong isang gear na ito. O. Hindi ko na po alam ang mga pangalan yan kapatid. Bahala na kayong mag-research sa Google. O. Okay. So kung sira po, kahit hindi nyo naman yan alam kung anong pangalan, ipadala nyo lang po sa customer ninyo or kayo, dalahin nyo lang as per sample. No? Okay. Dito naman tayo sa counter shop. Okay. So dito po sa counter shop kapatid, halos ilan lang din po yung nababaklas na gear dito. So dito po sa taas, wala na tayong tinanggal na washer, na spacer, yan. Gear lang, primera. O, yan yung malaking gear na yan. O, itong malaking gear na ito. So yung ma-install po mamaya, papakita ko sa inyo. Gusto ko lang ipakita ngayon kung paano binabaklas. Tapos collar. Yan. Yung collar po ay parang tubo lang, no? Yan po yung nagsisilbing bearing niya para hindi ho kumapit yung bakal sa bakal ng gear. Iba po kasi ang timpla ng gear ng bakal nito at nito. So kapag uminit, may possibility magkaroon ng laceration hanggang maukit, magkaroon ng ribaba hanggang mag-stack up. Kaya po nila nilalagyan ng ganitong collar. Yan po yung nagmimistulang bearing niya. No? Parang sa mga Yanmar, mga bridge, Straton. Yan. Okay. Tapos itong third gear.
So ayun lang po kapatid yung natatanggal dito, no? Ayan. So ang pagbabalik naman ito kapatid ay itong gear na ito, yung tercera. So hindi na po kayo malilito dahil kapag ho, pinasok nyo ito ng pabaligtad kapatid, eh hindi po tatama, no? Kung napansin nyo magkakaroon ng clearance. So hindi po tutusok itong mga pin na ito doon sa mga butas na yan. So pabaligtad po, ganyan dapat. Okay. Tapos itong collar at itong gear ng primera. So itong gear po na ito ng primera kapatid, eh baka magbaligtad, no? So yung malalim po na part, itong malalim na part, yan po yung para doon sa pin. Oh, ito pong flat lang, kung napapansin niyo ito, flat lang ito. Oh, panlabas po 'yan. Itong pong may hukay, 'yan yung may hukay na 'yan. Yan po yung pangloob. Okay? So magkakabaligtaran ba ang mga gears nito so, sakali man? So, check natin kapatid ha. Halimbawa po, itong gear na ito ay nailagay nyo dito sa counter shop. So, kakalog po siya, no? Kahit ilagay po natin yung collar, eh hindi po natin mailalagay itong gear na ito. Okay? At kapag itong gear sa gitna ng main shaft na ito ay naikabit natin dito. So, pasok po siya. Pasok kapatid, pero hindi po tumutusok yung pin. So, malabo pa rin po magkabaligtaran. Kaya pag nagkamali po kayo rito, malabo nyo maikabit ng maganda. Or hindi nyo talaga maikakabit, no? So, ganun din ito, no? Yung kabila naman, o ito, ang sakto niya. Kapatid, hindi mo maikakabit ito kapag nagkabaligtaran ng pasok o yung pang dito sa main drive ay ilalagay nyo sa counter shop, no? So hindi nyo po yan maikakabit. Kailangan po talaga yung para sa kanya. Okay. So klaro na kapatid ha. Aw, baligtad. So ganun din po ito kapatid, oh. Kapag bumaligtad ka ng kabit nito, ay hindi mo rin po mailalagay ng maganda. Hindi rin po akma. Kung napansin nyo, parang medyo meron siyang angat, no? So, kung ito, ito, pasok ito. Pero, dito sa ilalim, may deform, no? Ibig sabihin, kapatid, may isip mo kagad na may mali kang ginagawa. Yan. So, ito sakto. Ito ay sakto. Okay. So, pag-usapan naman natin kapatid yung pagkabit nito. Ayan. So, naalay nyo na po na ganyan, ano? Kapag naalay nyo na po na ganyan, ay ipag-i-engage nyo lahat ng gears. Ayan. Kapag nakita nyo pong pantay na yan, kapatid, yung clearance nito at clearance nito, ibig sabihin yan, kapag nagpantay na yung mga clearance na yan, ibig sabihin kapatid, eh, nasa saktong position yung mga gears mo. Pero kapag pantay ito na merong giwang sa gitna, ibig sabihin kapatid may problema, no? Kapag nag-disalign gumanyan, so hindi na balanse ang sukat, ibig sabihin kapatid may problema sa ginagawa mo or sa gear. O yan, kapag gumanyan din, ganun din kapatid, no? So kapag na-deform po kapatid yung position ng bawat isa, wala sa align, ibig sabihin kapatid may problema yung kinakabit mo. So, ikakabit na po natin ngayon. Okay. So, ang tusok po nito ay para dito kasi sa clutch housing po ito eh. So, sa gitna po natin siya ilalagay. Tapos ito, yung counter shaft, dito natin ilalagay sa maliit na gear. Ayan. So, baka hindi nyo nakikita eh. O, ayan. Hawa kanyo po kapatid sa ilalim, no? Dito. Kailangan masalo nyo itong gear na ito na sa ilalim. Pero kahit hindi nyo pa po itama yung dulo nito dito. So pagbaba nyo po, saka nyo lang itama na. Kasi meron po yung kapatid na nilalagyan ng gear dito sa ilalim, no? Papakita ko sa inyo. Nakapasok siya dito sa loob. Yan. Kaya ang pagpasok po niyan kapatid ay pababa. Tapos i-slide mo pa ganyan. Okay? So tirahin natin ulit. So, pasok lang po natin, pa ganyan. Tapos,
pag mababa na, saka natin ipapasok. So bibitawan na po natin, kapatid. Yan, di na yung mga tatanggal at saka na natin ipapasok doon sa butas ng bearing. Okay. So okay na po to. So kagaya na sinabi ko kanina, kapatid, itong malaking shifting fork ay para dito sa malaking gears, no? So mayroon po yung mga dinadaanan dito, kapatid. Yan po, makikita nyo yan. Ayan. Okay. So pasok natin. Dito rin po, ganun din. Okay. So after po niyan, kapatid, ay tutusok na po natin itong pin kahit magkabaligtaran po kasi parehas lang naman ang haba. Okay. So okay na po tayo sa transmission. At saka po natin ilalagay itong crankshaft. Okay. So, yung crankshaft, kapatid, siyempre alam na natin yan. Kung nasaan yung part ng magneto, nandoon po yung part ng engine sprocket, no? Kung anong side. Pagkatapos po yan, kapatid, lalagyan na natin ng gasket at yung kanyang mga dowel, kung may dowel man, at i-cover na natin. So, isusunod na po natin yung gilid, yung mga panggilid at saka pang ulo nito, no? So, sa ngayon, kapatid, ito lang muna yung pwede kong i-share sa inyo, no? So, Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa akin. Malapit na tayo mag 72,000 subscriber. Ang bilis ng pagkakataon ng Kuyalan Moto TV. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka pwede pong mag-subscribe na. Salamat po. God bless you.